magandang umaga mga kabayan. Mga kabayan kong OFW dyan na gustong matutong mag-operate ng bako, na gustong mag-ship driver na maging operator ng crane, maging operator ng bako, maging operator ng equipment. Kabayan, ito na. May video akong konti na sana ma-inspire ko kayo, sana matuto kayo, at sana mabigyan nyo rin ako ng konting knowledge sa inyong nalalaman tungkol sa pag-operate, kasi hindi pa naman ako masyadong marunong talaga. Tama lang na na-training ako ng kista. Ito nga palang konting video na ito kabayan, sana mapanoorin nyo, at sana pag may kulang pa, sana may comment nyo sa baba, at sana ma-inspire ko kayo. Tama ba? Itong video na ito sana mapanood nyo. Salamat at mabuhay ka kabayan. Ito mga sir, ito yung kaliwang joystick, ito yung kaliwang kanan na joystick, ito yung kaliwang joystick, ito yung kanan na joystick. Ayan, malinaw na. Ito mga sir, ngayon ito yung sinasabi kong bandang kaliwang joystick. Pag ginabig mong ganyan, ang maliit na arm kakaod siyang ganon. Ang maliit na arm, pag tinulak mo siyang ganon, bali ang maliit na arm lalayo. Ganon yun. Pag kinabig mong pag ganon, crosswise kasi ito eh. Pag kinabig mo siyang ganon, magsiswing siya pakanan mo. Pag kinabig mo siyang pakaliwa, ito pag ganon, magsiswing naman siya pakaliwa. Siyempre. At ito, kabila naman, bakit naman to sa bakit at saka sa big arm, ang malaking arm niya. Bali, siya nga pala, dalawa ang arm ng bako. Big arm at saka yung maliit, second arm yung maliit, yung banda dulo na. Pag hinila mo siyang pag ganun sa iyo, bali ang kanyang arm na malaki, aangat siya ng ganun, kabayan. Pag tinulak mo siyang ganun, bababa siya ngayon. Ganun yun. So, napakadaling gawin, napakadaling mag-aralin pag interesado ka. Kung gusto niyo magpalit ng skill, sasawa na kayo sa skill, gusto niyo matutong mag-backo, napakagandang oportunidad. Madaling aralin, hindi mahirap, walang speed, hindi siya mabilis. Yung travel naman, nasa harapan mo lang, tutulak mo ganun, tatravel mo siya, harap. Basta tanda nyo palagi, ang kailangan yung parang, ano ba yung tawag dito? Kalimutan ko. Yung parang may tinik-tinik na gulong, hindi ko alam, nakalimutan ko. Alam nyo, hindi pa naman ako expert dito, bago lang ako sa trabaho ko. So ito, parang may aso yata eh. Para may dumadaan aso. Kaya lingon ako ng lingon. Pasensya na kayo. Kaya ito, yung parang may ganon-ganon, yung kumakayod, dapat sa likod yun. Yun ang pumipirsa eh. Pag tinulak mo siyang ganon, front, padiretso siya, makuha siya, mga sir, malakas siya kasi nandun sa hulihan yung kuwan niya. Yung pinaka-hydraulic support niya para mag-travel. Pag kinabig mo siyang pa ganun, paatras naman siya ngayon. E siyempre, pag mag-steer ka, ang gagawin mo, igaganon mo lang. Para mag-steer yung kabila naman, paatras, gaganon na yan, di ba? Siyempre, sa una, ang gagawin mo, checklist, bago ka sumampa, tingnan mo yung diesel natin. Pamaya, papakita ko sa inyo kung saan yung diesel. At saka pala ito, dito, kung nakikita nyo, ito yung pinaka-PTO niya. Pag nakaganyan siya, pag nakataas, operation ka. Pwede ka na magtrabaho. Pero pag wala kang ginagawa, nag-i-standby, nangunguyakoy, papahinga, bababaw mo siyang ganun. Para in case na masakit mo 'tong mga liver, hindi gagalaw. 'Di ba? Lalo na pag mga nasa gipitan tayo. Minsan may mga katabi tayong kwan, biglang nagalaw mo pala, hindi ko napansin. Napakalambot ito. Napakalambot, napakadaling laruin. Kunting sagi mo lang ganyan, delikado. Kaya itong kulay pula na 'to, ang pinaka-pitiyo niya.
Pag binaba mo, safety, wala nang dadaan na hydraulic sa mga hose niya. So, marami pa akong dapat matutunan dito bago pa lang ako. Sana, masubaybayan nyo hanggang sa pag-alis ko, pag-abroad ko. Sana, actually hindi naman to yung trabaho ko talaga eh, sa crane ako. Ba, sa susunod na mga araw, sana makapag-upload ako ng tungkol naman sa crane. Kung paano paganahin, paano magbasa ng load charts, paano tamang posisyon, siyempre, ganyan. Ano pa ba ang maituturo kasi sa mga basic lang to, huwag nyo kalimutan. Ito ay basic lang. Kung mas marunong kayo, i-comment nyo dyan sa baba para anong kulang ko, sana masabi ko, sana mapag-usapan natin. Sana ito ay purpose ko ay makatulong lang man sa kagaya kong gusto pang maging operator. Sa mga photos mamaya, ipapakita ko yung mga para mas madali nyong masundan. Yung ISO pattern niya dito sa gilid, manual, tapos yung discard sa pagtatrabaho kasi alam nyo, sa inyo na yan eh, hindi yan sa kwan, hindi yan sa manual. Kumbaga kung paano ka mag-excavation, paano mo padadali ng trabaho, saan mo itatambak, diba? Ano pa ba ang tuturo ko sa inyo? So ito to PC200, napakagandang i-operate. Max, andito nga pala sa gilid pag revolution, turtle, kung babagin, throttle. Siyempre sa una, kagaya kong baguhan, dahan-dahan muna kasi napaka delikado sa mga kagaya natin nag-aral-aral pa lang. Ang purpose ko dito mga sir, sana mainggan nyo ko kayo, nainggan nyo ko kayo, nabigyan ko kayo ng na ano pa to, nakuha ko kayo, nabigyan ko kayo ng idea, kahit kunting idea na sa, napakaganda nitong trabahong to. Akala nila mahirap yung sa tubig nga pala natin, baka kalimutan yung sa tubig, kaya bali ang linalagay dito hindi talaga tubig, coolant. Tandaan nyo guys, ito yung sa oil.